Okay, nandito na naman tayo. This is Derek again, talking about the reality of life. And before we start, I just want to say mega shout out to all our subscribers. And welcome to our new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit that bell so you will always be notified with our new topics. Ayan. Ha, ang saklap. Dahil sa tinapay, 10,000 Saudi Riyal ang katumbas. Ayan guys, yan kasi yung sinasabi, di ba? Yung simpleng pagsunod sa batas. Kabayan, alam nyo naman, di ba? Maaga pa, malayo pa, naka-declare na yan. Di ba? Baka sakali. Ganon kasi nauuwi madalas ang pag-uugali ng isang tao, baka sakali. I'm not just talking about tayong mga Pilipino, no? Human nature, no? Pasaway, di ba? Hindi ko pwedeng sasabihin na only Filipinos or only in the Philippines. Mali kasing pananaw kasi yun, mga kabayan, mga kaibigan, no? In such situation, na-tiyempo lang naman nga lang, kababayan natin, no? Na-tiyempohan, nandiyan sa total lockdown, 24 hours curfew sa Saudi Arabia, bumili ng tinapay. At ayan, ang magiging katumbas. Noto, nothing, computerized, pinicturan yung kanilang ikama or something, then wala silang approved pass, no, regarding do sa apps na dapat nilang ginagamit, no. Then pagbabakasakali, di ba? So okay pa sana yun eh, kung sasabihin na ikaw na lang brand bumili, di ba? Pag nahuli ka, hati tayo, take 5,000 tayo. Eh, hindi, dalawa kayo na diyan, take 10,000 kayo. What is the moral of the story? No. Ganito kasi yan eh. First, sa dalawa nating kababayan, no? Masaklap, masakit, di ba? Sa ginitanan ng ganitong sitwasyon, ayan pa yung kinakaroon ng problema. Then, what's the moral of the story? Di ba? Nasa ibang country kasi tayo eh. So, yung host country natin, nagbigay ng declaration, di ba? Of any part of the world, no? Yung nga lang sabi nga kasi, unang-una, bilang Pilipino, no? Tayo, dun sa bansa na yon. At sana, inintindi natin yung dapat gawin. Huwag yung baka sakali. Ang hirap nun, magkano kayo ng palitan ng riyal? Times 13? That goes around 130,000 pesos. Ang dahil lang sa gustong bumili ng tinapay. Or, yun ba talaga ang dahilan? Or sadyang gusto lang na masubukan kung ano talaga ang mangyayari? Ganun talaga. Ganun kasi minsan yung pagiging pasaway eh. No? We're not being judgmental here because you don't know actually the real story nila. No? Hindi naman natin sila may interview. Diba? The only thing sinasabi natin, ang saklap. Diba? Then, where these things will go? Kadalasan yung mga ganitong bagay, yung mga pagkakamali ng mga kapwa natin, OFWs, mga ito yung mga ginagamit ng kabilang parlor para gamiting pambuta sa gobyerno. Once they asks for help, then suddenly, hindi agad nakagalaw ang gobyerno para tulungan sila. And unang-una, di ba, gobyerno ba may kasalanan kung bakit ka nalagak dyan sa ganyang sitwasyon? Decision mo yan. Ako, nandito sa Sudan, pero alam ko, starting from May 23 up to May 27, may total lockdown ng Saudi Arabia. O yung sabihin, hindi nyo alam. Sabi nga, di ba, in a sense of the law, excuses no one. Walang ganon. In-announce yan, buo, di ba? Kaya, lagi na lang ba sasabihin, hindi ko alam kasi, I'm not sure kasi, di ba? No, guys. Sabi nga, if you are an OFW, I've been an OFW for almost all my life, no, since I was 21. I've been in many countries. The only thing na inilagay ko sa sarili ko from the very beginning that I stepped my feet dyan sa Saudi Arabia way back 1993, no, is sumunod doon sa sistema, sa batas nila. No. So, yun lang eh. So, how to be safe? Sana, lagi nating iisipin na nasa ibang bansa tayo, dayo tayo, diba? Sila yung masusunod, bansa nila yan eh. As I remember nga sa Saudi Arabia before, nabundol ka dyan. Ang sagot pa sa'yo, hindi ka naman mabubundol dito kung hindi ka nagpunta rito eh. You know, the way they think. Then you will challenge the law. No? Then, ayan yung magiging consequences. Sana pag-iisipan nating mabuti bago tayo gagalaw. Kasi,
paghirap na nga eh, 'di ba? Nasa gitna tayo ng pandemya eh. Mas sa Pilipinas, mas sa kahit anong bansa na apektado ng pandemya na 'to. Tas ganun pa 'yung mangyayari, 'di ba? Ang masakla pa niya, pasasabihin na part ka pa nung ano, 'yung no work no pay basis system eh. 'Di ba? So, thankful if the company will support you and deduction sa salary mo in a monthly basis, medyo magaan-gaan no, para ka nagkaroon ng utang sa credit card. But how about if not? So, ipuputok ngayon sa gobyerno, hihingi ng tulong, pag hindi nasustinahan ng gobyerno, walang kwenta yung gobyerno, sisigaw na kung ano-ano sa social media karamihan, may mga magpapapansin para hawakan yung kaso, ganito, ganito, ganyan, at kasalanan lahat ng gobyerno. Laging nagiging ganun. So, yung mga pagkakamali natin, ginagamit kasing butas ng mga kontra sa gobyerno para gawin pambutas sa gobyerno kahit hindi naman yung gobyerno ang may kasalanan. I hope nakuha niyo yung ibig ko sabihin doon sa ikot eh. Ganun kasi yun eh, di ba? Katulad ng kwento na nagkasakit ng COVID, hinahanapan ng, eto, yung latest natin na nakano, no? Yung kay Lindsay Lawan na hindi iniintindi, bakit hindi basta ibigay yung $200, etc., etc., gagawing issue, may magawa lang na issue. For what? Diba? Siyempre may auditing yan eh. Sabi nga natin ganun. Ganun din naman yung pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan nating OFW. Pero in a sense, diba? Pag hindi ka kaagad na asistahan, isipin mo sino bang nagkasala? Ikaw, diba? Dapat protektahan kami, dapat protekta kasi madalas ganun ang nagiging sigaw dahil nga sa mga sulsultan. Sin, ay, ewan ko ba? No. For all my life being in different countries that I work with, fortunately, dahil nga sabi ko nga, I'm a law-abiding citizen, wala pa naman ako naging problema sa kahit anong bansang pinuntahan ko. I've been in Saudi Arabia in 1993-1994, then I returned in 1996-1999, then I've been in Qatar, then I've been in Saipan, then I've been in the so far and so on, and in Africa, in the US territory, etc., etc., Vietnam, Thailand, Laos. I was even in the middle of the war zone in Somalia. But I used to follow the law for my own safety. Sana yun lang naman iisipin natin. Kaya nga sa mga kapwa ko, FW, yun lang naman ang dapat lagi nating isipin. Sundin ang nararapat yung dapat sundin upang makaiwas tayo sa problema. Nagpunta tayo sa ibang bansa para sa kapakanan ng pamilya natin. At para sa kapakanan natin, patuto tayong sumunod para wala silang alalahanin. Wala tayong naiistorbong tao, wala tayong naiistorbong kahit sino. Pag sinabing stop, stop. Pag sinabing go, go. Napaka-importante ba ng sliced breads, no? Wala, eh, walang pang merienda eh. Gutom eh. Ewan ko. I don't want to tackle things regarding of what you're thinking, the two of you. There, no? When it happens, well, hindi ko rin naman kaya sagutin kung ano iniisip ninyo, no? So yun lang guys, sabi ko nga, isang paalala lang naman ito na sana matuto tayong sumunod. Huwag nating kalabanin yung batas dahil hindi lagi sa tuwi na makakalusot tayo ng makakalusot. Unang-una, hindi yan Pilipinas. Okay? So again, maraming salamat sa inyong lahat. And this is Daddy Rick talking about the reality of life. And I just hope that you will continuously patronize my channel. Support and share. So, as I'm always saying, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So, to all OFWs around the world and to all the people around the world at the same time, our loved ones in the Philippines, COVID-19 is still here, so ingat. Okay? To my family, mommy, and to my two kids, 6 and 3 age, I love you very much, guys. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless us all.